Hi guys! So, nagpabalik tayo sa aking YouTube channel. Yung ating gagawin ngayon is i-unbox natin yung nabili kong Lenovo Chromebook siya. Bali, nabili ko siya dahil nakuha ko na yung first salary ko sa aking trabaho. So, proud ako doon. At first time ko nakabili ng laptop na nakabox pa. So, yung ating gagawin is i-unbox natin yung aking laptop. So, ito siya, Lenovo and then Chromebook. So nabili ko siya sa Makati, sa may laptop enterprise. Branch siya ng laptop factory ng Hillmore, pero ito Makati branch siya. So yung bili ko dito is, so simulan natin pag-unbox sa kanya. So, tingnan nga muna natin yung box bago natin siya buksan. So, dito sa likod niya is meron siyang free laptop bag. And hindi ko pa siya natatanggal. So, mamaya na lang siguro tatanggalin ko siya. And then, dito sa gilid, dito nyo makikita yung specs niya. Yung OS niya is Chrome, 4GB yung RAM. Storage is 32GB. So, hindi talaga ako marunong pagdating sa mga specifications ng technology. Pero, sige, simulan na natin yung pag-open sa kanya. So, yung pag-open sa kanya, yan, dito. And then, kung yung nakikita sa loob, meron siyang styro. Tapos dito naman sa kabilang side, nandito yung charger. So hindi ko na siya tatanggalin. Wala siyang adapter. Yung adapter is binili ko na lang din. So pag tanggal natin ng styro, so doon natin makikita itong laptop mismo. Tapos meron din siyang manual guide. Setup guide ng Chromebook. And then nandito yung resibo. Yung warranty niya is 1 year. So dalawa pala yung ano ito, safety and warranty guys. So simulan, itabi muna natin yung ating box. Kaya unbox kasi bubuksan natin siya. So dadahan-dahanin lang natin kasi gano'n naman talaga kapag bago, gano'n pag-ingatan. So kung yung nakikita dito is nakabalot pa siya ng plastic. So tanggalin natin siya. Tingnan muna natin yung panlabasnaan nyo ng laptop na Chromebook. So kung nakikita nyo dito is Chrome, and then dito naman yung Lenovo. So manipis lang siya, maliit. Hindi ko alam kung ilang inches to. And then tingnan natin yung mga port niya. So ito, dito i-insert yung charger, USB port. Ito, ano ba ito? Para yata to sa USB, sa memory card. Dito na may headphones sa kabila. Dito na may on, pero hindi mo na siya kailangan buksan, hindi mo na siya kailangan pindutin kapag i-on mo, kasi kapag binuksan mo na yung laptop, automatic na iilaw na siya. Ito yung sa volume, USB port, ito ano ba to, hindi ko alam paano to. So, ito, sa HDMI siguro ito. So, ito na may ilalim niya. Nandito yung speaker. Tapos, nandito rin yung ilang details. Ayan. So, tingnan na natin siya. Open na natin. So, simulan na natin yung pagbukas sa kanya. Ayan. So, kapag binuksan nyo siya, automatic na mag-iilaw siya. Bas grow. So inapit natin siya. So meron ding parang ano ba tawag dito, pantakip para sa keyboard niya. Okay. So ayan, na open na natin siya. So kailangan natin mag log in. So input ko yung password ko. Enter. So inalapit ko siya para mas makita niyo. So
ayan siya. So i-X ko muna para mas namin na makita. So kung yan napapansin, di ba, wala siya ditong parang mga files na nakalagay. So nandito siya sa tab, and then yung nandito sa gilid niya is hindi parang pintana kasi hindi siya Windows OS siya. And then nandito rin yung ibang ang bang tawag dito, basta nandito siya. So try natin siyang pindutin dito sa button na ito sa launcher. So kung yung nakikita, ayan yung lumalabas, may Google search dito, and kapag pinindot yung ito, ayun yung lumalabas. So para lang siyang nasa cellphone, para lang siya nasa tablet, para lang din siya talagang cellphone, para din siyang tablet. So, nandito na yung Chrome, Play Store, Files, Gmail, mga documents, Google Drive. Try natin itong camera. So, ito yung camera. So, gabi na kasi ngayon, kaya medyo malabo siya. So, okay lang naman sa akin. Gagamitin ko siya sa online class. Try ulit na. So, nung binili ko siya, sinubukan ko magpa-install ng Microsoft Office 365. Then, ito wala nga nagbayad monthly. So, naghahanap ako ng pwedeng lifetime na Microsoft Office 365 para hindi na magbayad monthly. So, try natin dito sa bar na ito. Ayan. So, ito, sino may-ari, may sign out. Dito naman yung shutdown button, lock, settings, tapos dito yung wifi, bluetooth, notification, yung sounds. So, dito siya. So, try natin mag-open. And then, meron na ko explain. And then, yung maganda sa kanya is, tingnan niya, may pipindutin ako. Tama po kayo. Isa siyang touchscreen. So, na-amaze din ako sa kanya nung dinemo siya sa akin nung dun sa store kung saan ko siya binili. Kasi hindi ko alam na meron pala siyang touchscreen. Try natin yung camera. Diba? So, hindi ko lang gusto sa kanya is hindi pala kasi siya Windows. Hindi kasi talaga ako magaling sa computer. Kaya hindi ko alam yung pagkakaiba nila. Kapag Windows kasi, mas madali siya ma-install ng application. Kapag OS naman, lalo na itong Chromebook, is medyo mahirap siyang hanapan ng mga software. So, dito naman tayo, proceed tayo dito sa keyboard. Yung keyboard niya is kulay gray. So, trinay ko din siya isa-isa mismo dun sa store. So, wala naman siyang problem. So, ito naman yung keypad niya. So, meron din dito sa gilid yung kung anong brand ba ito dito. Kung anong brand siya, Lenovo. So, yun. Hindi lang natin siya makita yung camera dahil mali. So, ayun yung camera niya. So yung ginagamit ko kasing ilaw ay yung sa electric pa na rechargeable. Wala kasi akong ring light. So soon bibili ako ng ring light. So ayun. Happy ako na nakabili ako ng sarili kong laptop. Na yung ginagamit ko ng online class is cellphone ko. Mag online class sa cellphone lalo na kapag nagpe-present ka. Kasi naka-split screen ako. Yun, pinagdasal ko talaga na magkaroon ako nito na sarili. Lalo na kapag gawaan ng report, nahihirapan ako. Kailangan ko pa pumunta ng computer shop para mag-type dun. Tapos magsisend din sa email. Minsan na, sa isang araw, nakaka-apat o tatlong barko sa computer shop. So, shutdown ko na siya. So, ayan, dito na nagtatapos yung ating unboxing ng Lenovo Chromebook ko. And dito na rin nagtatapos yung review natin tungkol sa
laptop na ito. So, thank you. Goodbye.